June 14 nang i-rescue ng US Naval Forces ang 21 tripulanteng Pinoy ng bulk carrier na MV Tutor, ang biktima ng Houthi missile attack sa Red Sea noong June 12. Namataan pa ito noong June 17 malapit sa coastline ng Eritrea, isang bansa sa Africa. Pero nang puntahan na ng isa pang barko kinabukasan para sana sa gagawing search and salvaging operations, hindi na ito nakita. Ang problema, hindi pa nahahanap ang isang Pilipinong second engineer na pinaniniwala ang natrap sa engine room ng barko. The vessel is lost and apparently sank. There is an oil slick as reported that was spotted at around the same projected location of the ship. We will never let go in terms of standing beside the family during these difficult times. Killing a crew member who hailed from the Philippines. Bagamat inanunsyo na ng White House sa Amerika ang pagkasawi umano ng Pinoy, hindi pa rin nawawala ng pag-asa ang DMW na makikita ito. Siniguro rin ang kagawaran ang buong suporta sa pamilya ng nawawalang Pinoy na isang biyudo at may tatlong anak. Ayon sa kanyang kasamahan, isang kaibigan sa lahat ng crew ang kanilang nawawalang second engineer. Mabait po ng tao kasi kasiyahin po yan. Kahit mga ratings na ibig sabihin, kahit hindi mga official, kaibigan niya lahat. Sa videong ito ng kapitan ng barko noong araw ng insidente, makikita ang papalapit na skep boat na tila may sakay na mga tao. Kaya hindi rin mapaputukan ng armed guards ng MV Tutor. Pero dami lang pala ito at bigla na lang sumabog nang dumikit sa kanilang barko. Napuruhan ang engine room kung saan naroon ang second engineer. Nasa 5 palapag ang laki ng engine room at sa mga larawang ito, makikitang lubog na sa tubig ang buong makina. Maitim yung tubig kasi halo-halo na yung diesel, fuel, mga chemical. Saka mabaw po yung fumes kasi halo-halo na yun nandun kaya hindi ka rin makatagal sa loob. Delikado rin po sa amin. Ilan sa mga tripulante ang nangangailangan ngayon ng counseling dahil sa inabot na trauma sa insidente. Isa ngayon po, siguro magpapahinga muna. Gusto ko munang kalimutan yung mga nangyari at magkapag-adjust muna. Nahirap mo yung sitwasyon eh, yung nangyari. Talagang malaking trauma po. Nahirap na tulog. Independence Day pa natin nangyari yung araw na yun talaga. Kaya tuwing Independence Day, maalala namin. Nagsasagawa rin ng investigasyon ang DMW para malaman kung mayroon mang naging paglabag ang shipping company at manning agency ng mga tripulante. We will act accordingly kung ang finding namin ay may violation. Sa inilabas kasing mga patakaran ng DMW, kailangan bigyan ng karapatang tumangging maglayag ang mga Pilipinong marino kung dadaan ang kanilang barko sa Red Sea at Gulf of Aden na idiniklarang warlike zones. Requirement din ang pagkakaroon ng armed guards at security escorts. Pero higit sa lahat, unang dapat ikonsidera ang paghahanap ng mas ligtas na ruta. Zen Hernandez, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon,